Ito ang mga senyales kung ikaw ay ginagawan ng black magic, witchcraft, kulam, o barang. Magandang araw sa inyo. Welcome at maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang mga posibleng sintomas kung ikaw ay nakulam o nagawan ng black magic ng ibang tao. Pero bago ang lahat, mag-subscribe at paki-on ang notification bell. Narito ang mga basic na sintomas kung ikaw ay ginagawan ng masama. At mas maigi po na malaman natin upang ating mabigyan agad ng aksyon. Narito ang mga simpleng sintomas. Una, mabigat parati ang pasok ng pera sa inyo. Pangalawa, parang palaging pagod at walang direksyon sa buhay. Pangatlo, palaging mainitin ang ulo at palaging nakikipag-away. Pang-apat, palaging tulala at palaging nananakit ang ulo. Panglimang sintomas, minsan mahirap makatulog sa gabi. Parang may insomnia pero hindi kasi ginagawa ng masama. Pang-anim, palaging nananaginip ng ahas. Pang-pito, nananaginip na tumatalon sa matataas na lugar tulad ng building. Pang-walo, nananaginip ka palagi na ikaw ay inaanod ng baha. Pang-siyam, nananaginip na ikaw ay sinasakal ng patay na tao. Number 9, kadalasan na nagigising sa madaling araw. Number 11, palaging sumasakit ang ulo at buong katawan. Number 12, parang may tumutusok na bagay sa katawan kahit wala naman. Number 13, mainit ang katawan na parabang may malapit na apoy. Number 14, paminsan-minsan na may biglang nakikita na dadaan kahit wala naman. Number 15, may mga boses na naririnig na ikaw lang ang nakakarinig. Ito ang mga kadalasan mararamdaman ng mga taong kinulam o ginagamitan ng black magic o mga itim na kapangyarihan. Paano kaya natin ito maiiwasan? At ano ang ating gagawin upang hindi tayo matamaan ito? Isa sa mga paraan upang makaiwas tayo sa mga ganitong pangyayari ay mas mabuting tayo ay magtangan ng mga anting-anting o mga agimat sa katawan. Tulad na lamang ng San Benito, ito ay magaling sa larangan ng kulam, barang, at ano pa mang mga black magic, kaya mas mainam itong itangan sa katawan dahil ito ay nagbibigay ng proteksyon sa ating espiritual. Isa pa sa mga matitibay na medalyon ay ang atardar. Ang atardar po ay napakalakas laban sa mga kulam, barang at ano pa mang tirada na galing sa masama. Kung sa mutya naman, may maraming mga mutya na magbibigay sa atin ng proteksyon laban sa ganitong mga bagay. Mas maigi pong magpuder, magpondo, bakod, balabal. Isa ito sa mga paraan upang tumibay ang inyong espiritual at sa ganoong paraan ay maiiwasan natin ang mga ito. Kung sakaling natamaan ka na at nararamdaman mo ang mga sintomas na ito, ay lumapit o sumangguni sa pinakamalapit na manggagamot upang ikaw ay matulungan. Sana ay nakatulong sa inyo ang munting video na ito. Please comment, like and share.
Hanggang sa muli, marami pong salamat sa panonood sa ating video. God bless po sa ating lahat at ingat po tayo palagi. Special shout out sa ating mga channel members. Mabuhay po kayo!